Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, nandito naman po tayo ngayon mga sir para magbigay ako ng konting tips and ideas lang naman to. Ito ay regarding po sa ating sasakyan, alright? Sa mga fuel-injected na sasakyan at yung mga computerized na sasakyan, okay? Sa mga carb type, hindi po kayo kasali rito, alright? So, ang pag-uusapan lang naman natin ngayon is tungkol sa tinatawag natin na check engine, okay? Ano nga ba yung check engine at anong gagawin pag nag-check engine ang ating sasakyan? Okay, so take note, marami pong mayroon sasakyan na pagdating sa check engine, eh nahirapan po sila kung anong gagawin, alright? So marami nagsabi na kailangan bumili ka ng scanner para ma-scan mo yung sasakyan. Kung mag-check engine, kailangan mo i-scan para malaman mo kung anong sira, okay? So marami pong gumawa ng ganun. Ang kaso, pagdating sa check engine, hindi na po nila alam, pag-scan ng sasakyan, hindi na po nila alam kung anong gagawin, okay? So ganito mga sir, pag kayo naman ay bumili ng scanner, advice ko lang sa inyo, gawin nyo na pong medyo nasa mid-range na po yung scanner nyo. Huwag po yung mga scanner na 1.5 pababa. Yung bibili nyo pong scanners, dapat aabot po ng 4,000 pataas, okay? Para makita nyo po, mabasa po lahat, andyan po yung engine, sakop po yung engine, sakop po yung transmission, sakop po yung EBS, sakop po yung SRS. Alright, kahit mga poor system lang, napaka-the best na po na scanner yan. Kayang-kaya na pong bumasa yan. Right, for example, ganito scanner, yan, Ansel. Marami pa pong iba, may mga launch pa po ng mga mabababa pa po dyan na kayang-kayang bumasa ng pore system ng ating sakyan. Kasi marami pong bumili na scanner na 1.5 pababa. Pagdating po sa ibang problema, transmission, EBS, SRS, or any na hindi sakop sa kanya. So, driving, ilaw, mga ibang electronics na hindi kasama sa kanya mga sir na mga sensors, ay hindi po siya lalabas dun sa scanner. Okay? Pangalawa, lalabas man siya sa scanner, pero ang ibibigay niya, wala pong code. I-determine lang niya na TCM has error code. Yung pong tipong may problema ang iyong transmission, ang iyong ABS, ang iyong SRS, o any sensors, hindi po niya babasahin kung engine lang naman ang kaya niyang basahin mga sir. Alright? So, maglalagay naman siya ng code pero wala po siyang diagnostic trouble codes na kunyari na sinasabing mga generic. Yung P0, tapos 001, P0002, wala pong ganong ilalagay. Kunyari, kung sira po ang transmission nyo, is yung ilalagay niya doon is transmission, PCM, ECM, fault. Lalagyan lang po niya ng ganon or something, basta wala po siyang fault code. Pagka hindi po sakop ng ECU, hindi po sakop ng scanner na binili nyo. Alright? So, yun po yung bibigay ko sa inyong idea na pagka bumili ka ng scanner, medyo gamitan nyo ng pore system ang kaya niya. Andyan yung engine, transmission, EBS, SRS. Alright? So, mas marami, mas maganda. Andyan yung mga relearn. Okay? So, anyway, hindi na po natin gagamitin yan kung tayo ay budget meal lang naman. Alright? So, para lang naman malaman kung bakit nag-check engine yung sasakyan. Okay? Ganito po yan. Pagka nag-check engine na sasakyan, para iwas na po kayo tanong kung sino man at mapunta pa kayo sa hindi magandang sagot, ganito po gagawin nyo. Pagka nag-check engine, nag-check ABS, nag-check trans, o nag-check SRS, ang gagawin nyo po niyan mga sir, i-scan nyo. Pagka na-scan po yung sasakyan, pag may nilabas po na code, hanapin nyo po yan sa Google. Okay? Kung ano po yung sasakyan nyo mga sir, Toyota, Mazda, Isuzu, o any unit ng sasakyan, wag lang trucks, kotse lang muna. Pagka lumabas yung code, i-type nyo po yan sa Google. Tapos pag-type nyo, P0001, tapos idugtong mo yung sasakyan mo. Makikita mo, kagaya nito, makikita mo sa dulo kung anong problema, sasabihin po ang detalye doon yan sa Google. Kahit hindi po kumpletong sasabihin ng scanner kung anong detalye, pero sasabihin po ng Google yan kung ano pong detalye na nandoon. Alright? So, doon po mag-uumpisa ang troubleshoot mo at mag-umpisa yung lawak ng isipan mo kung anong problema ng sasakyan mo, which is simpleng ignition coil lang ang problema, or simpleng sensor lang ang problema, pero nung pinalitan mo, hindi pa rin gumana. Nung pinalitan mo, hindi pa rin gumana. Alright? Okay? So, ganun ang gawin nyo. Pagka lumabas siya, may code, hindi nyo alam kung anong code, i-type nyo po sa Google. Mag-research kayo sa Google para madagdagan po yung
detalye na makukuha nyo, or i-type nyo po sa YouTube, or mas maganda sa Google muna, wag muna sa YouTube. Alright? Sa YouTube, yun na po yung fixing, paano siya ipipix, paano po siya gagawin, saan po yung step by step. Alright? Kung gusto nyo lang matutong mag-DIY sa inyong sasakyan. Pangatlo, ngayon mga sir, kung meron na po kayong nabasa doon, nakita na po ninyo, ngayon, magbibisual na po kayo sa inyong sasakyan. Okay? As an owner, bago nila dalhin sa mekaniko o sa talyer o sa electrical o sa trusted mechanic or technician nila, magdi-DIY po yan. Pag na-scan nyo na po yung sasakyan, nakita nyo na fault code, nabasa nyo na sa Google, nakita nyo na lahat ang detalye, pangalawa, hanapin nyo po kung anong sensor yun. Okay? Pag nakita nyo kung anong sensor yun, i-visualize nyo po yung sensor na yun, tingnan nyo po doon mga sir, i-diagnose nyo po sa personal na anyo niya o anong itsura niyang sensor na yan, saan nakalagay, tingnan nyo po yan mga sir. Pag nakita nyo po at hindi naman siya sira, hindi naman siya sunog, hindi naman siya, kunyari, right, for example, ignition coil, sira number 4. Ngayon, ang gagawin mo dyan, ililipat-lipat mo yan. Kunyari, yung isang ignition coil, kalimitan. Ang ignition coil, pagka nagka-problema, ngatal ang makina, nginig ang makina, palyado yan. Ngayon, mag-iisip ka, bakit namamalya? Baka kailangan fuel filter, kailangan ng gas, baka may tubig, baba ng tanke, o any ano, o baka hindi gumana yung fuel pump motor, or madumi yung injector, or madumi yung spark plug. Alright? So, sakto naman yon, nasa basic na po yung ginagawa. Alright? So, hindi pa rin nakuha. Ignition coil, sakto yung bato ng ignition coil. Meron kasing mga bagay, mga sir, na saktong-sakto yung bato ng kuryente ng ignition coil. Sa mga 3 wires na ignition coil, sa mga 4 wires na ignition coils, saktong-sakto yung reading. Walang nagbabago. Pero, andun pa rin yung palya. Gagamitan mo yan ngayon mga sir. Na-scan mo na, nakita mo na yun ang problema. Ngayon, ililipat-lipat mo yung coil para magkaroon ng konkreto yung pakiramdam mo o konkreto yung nararamdaman mo na yun talaga ang sira at sinabi naman ng scanner. Alright? Tama naman. Kunyari, ignition number 1 ang sira. Yung number 1, ilipat mo sa number 2. Yung number 2, ilipat mo sa number 1. Pero bubunutin mo yan isa-isa. Kung mga ngatal ang makina, manginginig. Pag nanginig, ibig sabihin working. Pero pag hindi nanginig, ibig sabihin no reaction, sira yung ignition coil. Okay? Ngayon, paano malaman kung sira? Ililipat mo nga po yan. Yung ignition number 1 na hindi nangatal, ilipat mo sa number 2. At yung number 2, ilipat mo sa number 1. Pag lumipat yung sira, konkreto na po yan mga sir. Ignition coil ang sira. Alright? So, ganun po kadali mag-scan. Kung alam mo na po kaagad na na-research mo na, nakita mo na, alam mo na yung pyesa. Alright? Napakadali na lang yan. Okay? Ganito naman. Hindi po lahat na lumalabas sa scanner ay yun ang problema. Alright? Hindi po, sinasabi ko na sa inyo, lagi ko na na-encounter yan, na ang binibigay ng scanner, hindi po yan ang nagiging problema. Okay? Right, for example, ganito. Scan po ako na sasakyan, mga sir. Ngayon na-scan ko yung sasakyan, ang binigay na scanner is faulty daw po yung throttle body. Alright? Faulty throttle body. Pero, pakiramdam ko sa sasakyan, nanginginig. Okay? Nanginginig. Example ko lang kasi madaling malaman yung manginginig eh. Nanginginig, minsan mawawala, pipino, tapos manginginig, pipino, tapos manginginig. Okay? Nung in-scan ko ngayon mga sir, kung ano-ano ang lalabas dyan. Lalabas na dyan yung throttle body, lalabas na dyan yung intake, lalabas na dyan yung map sensor. Yan ang mga lumalabas. Alright? Na kung sa visual mo, nasa loob ka na sa sasakyan, nag-scan ka, nag-drive ka, nanginig, ganyan. Nung in-scan mo, kasi may check engine, lumabas yung mga code na yun, code ng map sensor, code ng intake air, code ng throttle body, nag-iisip ka, napakadami ng sira. Alright? So, pagpunta mo ngayon sa sasakyan, sa makina, pag binuksan mo, nanginginig siya, nangangatal. Ngayon, ang gagawin mo ngayon, maglilinis ka ng throttle body. Alright? Maglinis ka ng throttle body. Maglilinis ka ng map sensor. Maglilinis ka ng intake air. Maglilinis ka ng sensor na lumabas doon sa scan. Ngayon, hindi pa rin po nangyari. Nung nalinis na sila at ibinalik mo na, ganun pa rin. Ang worst scenario na kasunod po dito mga sir is,
papalitan mo yung bagay na yun, yung nasira, na sinabi ng scanner. Alright? Ito yung sinasabi ko. Na wag po kayong magbase kung anong lumabas sa scanner ay tuldok, yun na po ang papalitan. Okay? Hindi po yan. Okay? Ganito yan. What if lumabas yun? Nagkaroon lang siya ng reading. Example lang ha. Ganito nangyari. Dahil nangatal siya, humina yung makina. Humina yung sasakyan. Humina yung bato. Saan ba galing yung intake? Intake air. Yung sa ating galing sa hangin. Nandun yung map sensor na kapatong. Bago pumasok sa intake, sa throttle body, dadaan sa map sensor. Pag dumaan sa map sensor yung hangin, babasahin ng map sensor na missing ang kanyang hangin. Kulang yung mass volume na pumapasok dun. Mass airflow. Kulang yung mass airflow na pumapasok dun sa intake. Ididetect niya yun. Ibig sabihin, ibabato niya dun sa ECU. Sa program na, may problema ako. Kulang ang binabatong hangin. Okay? So, iisipin mo ngayon, magpalit ka. Pero churi to, malalim na churi na to, mga sir. Pagkapasok ng hangin, mahina. Ngayon, pagdating naman sa throttle body, yung bukas ng throttle body, sakto naman. Sakto rin yung pasok ng hangin. Kasi kung anong bukas mo, ganun din yung pasok ng hangin. Pero may ngatal siya. May misfire. Saan ang galing? Ibig sabihin, pagka ganong senaryo mga sir, nahirapan ang makina. Humina yung hangin, dumaan sa mass airflow mahina, binato niya ngayon na mayroon siyang problema sa hangin, pumasok sa, na-sense ng sensor ng air intake sensor, na mahina siya, bumato na naman ulit doon. E paano kung pumasok sa throttle body at pagdating sa throttle body, medyo mahina ang pasok, parang palyado na naman. Pagpasok niya doon mga sir, yung pala, hindi pwedeng pagbasihan mo yung problema na yun. Palit ka ng map sensor, palit ka ngayon ng throttle body, palit ka ngayon ng intake air sensor. Ngayon, ang problema lang pala niya mga sir, yung sunog ng gas, hindi pino. Okay? Hindi pino. So pagka mga ganyang bagay, pagka hindi pino ang sunog ng gas, ibig sabihin saan ang galing? Sa spark plug. Sa sunog, sa bigay ng spark na spark plug. Ngayon, saan galing yung bigay na spark plug? Sa ignition coil. Yung ignition coil mga sir, dapat technical, maganda ang walang burn doon, walang mahinang coil. Kasi kung may mahinang ignition coil, maaring magpalya na po yung sasakyan mo. Okay? Gaya nga na sinabi ko kanina, tingnan nyo po sa Google kung anong nakalagay at kung anong nakalagay doon sa code na binasa nyo po sa scanner. Alright? Kasi merong mga bagay na ganito. Meron pong open circuit or short. Yan, ibig sabihin wirings. Open circuit or short, baka wirings na bunot or nabalatan, nagdikit sa ground or nadikitan ng ground yung positive. Alright? Yun po yung mga bagay na yan. Or meron pong misfire lang, wala na sinasabi. Alright? So ibig sabihin, marami po siya mga sir. Hindi po, bumili ka na scanner, nag-DIY ka, worth it na yon. Okay, baka kasi mapunta sa mas marami pang bibilhin mo at mas marasa limuot pa ng magagastos mo. Kamukha na lang sa mga kaibigan ko, tumawag sa akin, ito senaryo, nagkaroon ng misfire, nangangatal, hirap na siyang ikambyo, hirap na siyang patakbuin sa drive, hirap na siyang yung sasakyan, nahirapan na. Pag nananakbo, nangangatal, ilang beses ko na na-encounter. Yung kaibigan ko nagpalit ng throttle body kasi yun daw ang lumabas sa scan. Okay, nagpalit sa isa... Nagpalit ng throttle body dahil yung nga lumabas sa scanner. Okay? Nung pinalitan, halagang 9,500, pag salpak, nandun pa rin yung problema. So, wala po dun ang problema, mga sir. Sinabi ko sa kanya, palinis ka muna ng spark plug. Basic lang muna. Sa basic na basic lang. Palinis ka muna ng spark plug. Pagka nalinis na yung spark plug mo, pagka hindi pa rin nakuha, meron kang ignition coil na punde. Isa or apat or tatlo or any... ilang coil yung napundi sa'yo. Alright? Ganun po mga sir pag-check ng ating check engine. Alright? So pagbasa naman po natin sa check engine, kung wala po naman tayong Google, wala po tayong Google, nasa bukid po tayo, pero may scanner po tayo mga sir, mahirap po ang signal natin. Ang gagawin po natin is, i-decode po natin yung code na binabasa na scanner. O, ginagamit ko to minsan, pagka nahirapan ako magbasa, pagdating sa Google. Dahil yung Google, hindi po lahat dyan is perfect. Okay?
ang detalye po dyan is panglahatan, kalahatan po siya na nangyayari. Hindi po siya tumbukan na nangyayari, alright? Ang ginagawa ko po dyan mga sir, dinidikod ko. Ito po yung dikod niya, yan. P, may mga code na po siya, sundan mo lang, chassis, chassis number, yan po, may P, may mga number, may mga code, yan po ang sundan mo. Kung anong lumabas sa scan, yan po ang hanapin mo. Idugtong-dugtong mo yan isa-isa. Alright? Makikita nyo po dyan lahat. Simpleng analysis lang, masusolve na po yung problema. Alright? Pero pag malalim, kasi yung iba, napalitan mo na ng coil, napalitan mo na ng pyesa, sensor, napalitan mo na lahat, napalinis mo na lahat. So, kailangan din po ng unawain ng mas malalim pa. Or pag hindi mo na maintindihan, kailangan magtanong ka na sa trusted na mechanic or trusted na technician mo para sila yung mag-solve ng problema ng sasakyan mo about sa check engine, check ABS, check transmission, or check SRS or any sensors na nag-open po sa inyong dashboard. Alright? Kasi, paano kung nasira yung iyong computer box? Hindi mo na ngayon alam. Nagpalit ka na't lahat. Alright? Bago magpalit, kailangan konkreto muna ang desisyon at yung troubleshoot pati diagnose na dapat yung pyesa na yon is okay lang naman magpalit tayo basta hindi gaanong mamahal na mga pyesa. Okay lang naman magpalit basta hindi gaanong ganung ka napakamahal, ganung katagal, parang sobrang hirap gumastos pag ganun. Alright? So kailangan perfect diagnose, perfect troubleshoot, kailangan talagang inaalam ko anong problema. Kung meron pamalit, kailangan palit muna bago bumili ng bago. So yan lang po yung pinakasimpleng tips and ideas natin ngayon mga sir. Kung worth it bang bumili ng scanner or paano mag-diagnose kung nakabili ka na ng scanner na pang mid-range, paano mo i-diagnose ngayon, saan mo hanapin yung mga simpleng idea, simpleng tips para maunawaan mo lalo yung mga detalye mga sir. Hanapin mo lang kung saan at ididikod mo lang kung wala kang signal. Alright? So yun lang, maraming salamat. Automatic Works, mabuhay po sa ating lahat. Salamat sa tuloy-tuloy na pag-like, subscribe, comment, at pag-share mga sir. Pasensya na sa mga comment na hindi ko nababasa lahat kasi hindi ko sa mga hindi ko nasasagot lahat dahil masyado po tayong busy. Pagka tayo po ay lumakad, nasa kalsada na po ang ating kamay, nasa pagmamaneho na, nakakasagot na lang tayo. Pag open na po yung time natin, nakauwi na po tayo, minsan pagod na, itutulog ko na lang, isasagot ko pa sa inyo. Alright? So yun lang, maraming salamat. Automatic Works, mabuhay sa ating lahat. Bye-bye.